Amen. Abang inaawit natin kanina yung isang awitin, Hallelujah to the King. Hallelujah, we will sing forever. Mga kapatid, sa buhay natin, minsan nating lasapin ang awitan at purihin ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? At sa bawat pagpunta natin dito, mga kapatid, sa tahanan ng Panginoon, huwag natin i-miss na masamba natin ang Panginoon Diyos na buhay. Amen po ba? Alam niyo po ba, ang Panginoon ay nauuuhaw sa puso ng bawat sa anong maawit na nagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Kaya napakaganda ng karanasan ng bawat isa na tayo nagkasama-sama rito upang purihin at sambahin ang pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong basahin ang ating banal na salita ng Panginoon sa John 17:14-19. Ito po ang binigay ng Panginoon na kanyang salita para sa ating lahat. Ibinigay ko na sa inyo, sa kanila, ang iyong salita at kinapautan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay makapagbanal sa katotohanan. Pagpalain ang banal na salita ng Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming nabasa, Panginoon. Pagpalain niyo ang bagay na ito, Panginoon, sa buhay ng bawat sa Lord God. For we believe, O God, na ang pananampalataya ay nakukuha sa pakinig at pakikinig ng iyong mga salita, O God. At salamat, Panginoon, sa iyong mga hinirang, sa mga anak mo, Panginoon, narito upang makinig ng salita, upang magbahagi ng iyong salita, O God. Panginoon, buksan mo ang aming mga spiritual eyes, O God, spiritual ears, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga buhay upang matanggap namin, O God, ang iyong kapahayagan sa buhay namin, O God. At gayon din, Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran, ang iyong lingkod, O God. Hayaan mo, Panginoon, na kapangyarihan lamang ng iyong salita ang siyang tumanim at maunawaan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, O God. At Lord, ikaw lamang po ang aming mataas, Panginoon, O God. And we pray, O God, inaalis namin sa pangalan ni Jesus ang balakid na gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, O God. Yung wala sa focus, yung paggawa ng ingay, mga disturbances sa pangalan ni Jesus, O God, ay wala ito sa pangalan ni Jesus, O God. At ayaan mo lamang, Panginoon, your press revelation, Lord, ay mangusap, Lord, sa buhay ng bawat sa amin, O God. Lord, wala kaming kakayanan magpahayag ng salita. But in your spirit, O God, mauunawaan namin ang iyong kapahayagan, O God. Sapagat, Lord, kaya mong gamitin, Panginoon, ang kamangmangan ng sanlibutang to upang, Lord, upang mahihiyag, Panginoon, ang iyong karunungan sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon. Hinirang mo ang bahas sa amin, Lord, sa lugar na to upang magkasama-sama kami, Panginoon, upang papurihan ka, upang, Lord, magkaroon kami ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen po. Tayo po yung makakaupo na. Amen. Kung babasahin natin kanina ng 1 Peter 2:9, yung bago tayo mag-praise and worship, ang sabi doon, we are chosen generation. Amen po ba? 1 Peter 2:9. Sabihin mo po sa katabi mo, you are chosen generation. Amen. Pinili ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Panginoon. Amen. Ang pagkapili sa atin ng Panginoon ay isang, ano yung sa Tagalog nitong Holy Nation? Sa Tagalog niyan? Banal na bansa. Meron pang term yan eh. Ito pala. Dito pala. Ayan pala. Saserdoteng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Yun yung, di ba? You are chosen generation. Isang bansang nakatalaga para sa Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, isa kang bansa na nakatalaga para sa Diyos. Amen? Sino yung galing ng Pilipinas? Amen? Iba't ibang lalawigan, iba't ibang lugar, iba't ibang barangay, iba't ibang bayan. Pero mga kapatid, pinagtagpo tayo ng Diyos sa lugar na to. Amen po ba? Kaya may Ilocano, may Bisaya, may Cebuano, may Tagalog. Yung iba, hindi ko na alam, Kapampangan, Sambal, iba-iba yung lingwahe natin. Pero mga kapatid, dahil sa isang pananampalataya, pinag-isa tayo ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, katawan ka ni Kristo. Amen. At hindi lang dyan, mga kapatid, kung meron galing ng Pilipinas, meron din galing sa ibang bansa bago napunta rito, from Dubai. Amen?
So, yan sila ate, yung ating bagong kasama. From Dubai po yung isa dyan. Amen? At yung iba dito, galing ng Qatar. Yung iba, galing ng Kuwait. Iba't iba, mga kapatid. Kasi mga kapatid, isa nga tayong bansang nakatalaga para sa Diyos. Amen? Kahit saan tayo dali ng Panginoon, dala natin ang bandila ng Panginoon. Sabi mo sa kanya, dala natin ang bandila ng Panginoon. Amen? Ano yung bandila, mga kapatid? Ano yan? Inilalayag yan, mga kapatid. Walang pong bandila. Ano? Iniwawagayway. Amen? Wala pong bandilang ano, nasa bulsa, mga kapatid. Amen? At kung ang bandila ay naktiklop, ibig sabihin nyo, may patay na pinagkalooban nun. Amen? Pero tayo, mga buhay. Sabi mo sa tayo, buhay na buhay ka sa Panginoon. Amen? Buhay po ba tayo, mga kapatid? Amen? At isa pong magandang bagay, mga kapatid, na bagamat malayo tayo sa ating mga pamilya, mga kapatid, meron ako narinig na isang kapatid na nagsabi, tama rin naman yung sinabi, na kung tayo magpapasakop sa Panginoon, mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa buhay natin, hindi lamang tayo pumunta sa iba't ibang bansa, magtrabaho lang, kundi para paglingkuran din ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, paglingkuran natin ng Panginoon. Amen? Hindi tayo basta-basta dinala ng Panginoon sa lugar na to. May purpose siya. Sabi mo, may purpose ng Lord. Amen? Akala ng iba, tulad ko, nang una dito, mga kapatid, limpak na limpak, real lang ang nasa isip ko, mga kapatid. Pero binago ng Lord yun. Ayon ng Lord, sabi ng 1 Timothy 6:10 na mahalin natin ang money. Ah, pera na lang pala kasi dito siguro yung money. Amen? Namahalin natin ang pera. Na? Na, for, sabi nga, for the love of money is the root of evil, mga kapatid. Ang pagmamahal sa pera ay hindi nagsisimula yun sa million. Nagsisimula muna yun sa overtime. Amen? Yung nawawala ka sa Panginoon. Yung ipinagpapalit mo na ang Panginoon. Yung tinatawag na you're trading. Amen? Tinitrade mo na yung opportunity na mapaglingkuran mo ang Panginoon. Di ba? Kaya may nga-awitin tayo, I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. Kaya nating i-trade ang lahat para sa joy ng Lord. Amen? Amen. Anong sabi mo? I'm trading them down for the joy of the Lord. Ah, I'm laying them down for the joy of the Lord. Kaya ba nating i-trade ang buhay natin para sa joy ng Panginoon? Kagalakan ba sa Panginoon ang paglingkuran siya? Amen? Alam niyo mga kapatid, pag nalaman natin ang kagalakan ng Panginoon sa buhay natin, ano man i-discern ng puso natin, pinagkakaloob niya. Amen po ba? Ayan po yung naranasan ko sa Panginoon, mga kapatid. Everything na gagawin natin, kalakasan ang gagaling sa Diyos, hindi po sa ating sarili, sapagkat sabi ng John 15:5, without me, you can do nothing. Sabi po ng Panginoon. Kung wala ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Amen? We are nothing. Kaya nga yung salitang ano eh, mayroon ako nabasa ng I am nothing. Yung Christian, di ba? Yung Christian, pero pag walang Kristo yan, mga kapatid, Mappy Christ, sabi nga, I-A-N, I am nothing. Kaya napakalaga sa isang Kristiyano, lagi ka may Kristo sa puso. Amen? Si Kristo laging bukas sa puso. Minsan kasi pinapalabas eh. Amen? Pinapapasok, pinapalabas. Parang in or out, I am in or out. Ginagano ng Lord sa buhay natin. Pero nasa Lord, lagi siyang nasa puso natin. Amen po ba? At nang gano'n, mga kapatid, kapag ang Lord lagi nasa buhay natin, mga kapatid, lagi tayong may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Amen po ba? Ano yung kapangyarihan, mga kapatid? Lagi tayong conqueror. Sabi mo sa tayo mo, you are victorious. Amen? Conquerors tayo, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng tamaan ng homesick attack. Walang gano'n, mga kapatid, sa Kristiyano. Kung nalulumbay ka, nalulungkot ka, isipin mo, Panginoon. Paglingkuran mo ang Panginoon. Amen? Amen? Alalahanin mo yung nangyari ng Friday. Ng Friday, oh, umawit kami sa Panginoon. Napakinggan namin sultanang pinagpala kami. Walang puwang. Anong tag doon? Walang puwang, walang space. Amen? Ang kanungkutan sa puso natin. Amen? Kaya nais ang Panginoon sa buhay natin na tayo lagi Panginoon, sa Panginoon yung maglingkod. Amen po ba? Sino pong napuyat? Amen. Sinong puyat? Sinong galing trabaho? Ah, wala namang overnight, walang panggabi. Pero mga kapatid, this is the day that the Lord has made. Amen? Para sa bawat sa atin. Amen? Para maglingkod po tayo. So balik po tayo sa ating topic, mga kapatid. Sabi po dun sa John 17, verse 14 to 19, napaganda mo ng sinasabi ng Panginoon, kung saan, itong bagay na to, mga kapatid, na binasa natin kanina, ay ito yung pagkakataon na ang Panginoon ay, Panginoong Jesus ay lumapit na sa Ama. At sinasabi niya na, naibigay ko na sa kanila ang inyong salita. Sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa para sa lahat. Amen po ba? Bumaba ang Panginoon sa mga makasalanan. Amen? Bumaba ang Panginoon para sa mga may sakit. Amen po ba?
sa mga may kapansanan, mga may sakit, mga taong walang kakayanan, mga kapatid. At mas pinili ng Lord, nag-example siya, mga kapatid. At nagbigay siya ng halimbawa, pinili niya ang sabsaban. Amen po ba? Mas pinili niya ang isinilang sa sabsaban, mga kapatid. Bagamat siya ay hari, nagpakita siya ng pagpapakumbaba. Amen? At sa bagay na yun, mga kapatid, ang pagbaba niya sa lupa ay para iligtas tayo. Amen po ba? Sabi po yun ng John 3:16. Amen po ba? Sino po nakatanggap na ng kaligtasan ng Panginoon? Amen. Lahat po ba rito ay sumasampalataya sa Panginoon? Amen. Ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay binigay ng karapatan maging anak ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. At kung sino man di pa anak dito ng Diyos, ito na yung pagkakataon para tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Amen? Sino po yung first time? May first time po ba rito? Ah, glory to God. Amen. May first time. Amen? Ito yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Na marinig natin yung salita. Alam niyo mga kapatid, yung wala pa ako sa Panginoon, ang laki ng doubt ko na, Lord, nakasulat ba yung pangalan ko sa aklat ng buhay? Kasi naririnig ko na yung aklat ng buhay noon eh. Na para bang, pag nababanggan yung aklat ng buhay, wala akong tinatawag na uncertainty na ako doon. Wala akong assurance, wala akong siguruhan. Yung tinatawag na, nakasulat ba yung pangalan ko sa aklat ng buhay? Paano kaya pag namatay ako? Alam niyo ba, kahit bata pa ako ng mga kapatid, isang tanong yun sa akin, isipan ko na natatakot talaga ako. Pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng salita, na binigyan tayo ng kalayaan na sino mang sumampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kung babasa ninyo yung John 3:19 to 20, na pinapakita ron na ang liwanag ay bumaba. Amen? Ang liwanag. Pero marami ang ayaw sa liwanag. Mas pinili pa nila ang kadiliman. Amen? Sabi rito, ayun sa 19 po, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Amen? Sapagkat ang bawat gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Nung tayo wala pa sa Panginoon, mga kapatid, puot na puot tayo, sinasabing puot, parang sarado ang ating isipan. Sarado ang ating, born again. May term doon, buang again. Amen? Ayaw na ng mga tao kapag yung magpupuri sa Panginoon. Ayaw ng tao yung pagsalita ng Diyos ang pinag-uusapan. Pero mga kapatid, bagamat ganun tayo noon, amen po ba? Aminado ba tayo doon, mga kapatid? Noon yun. Sabi mo sa atin mo, noon yun. Amen. Noon yun. Wala. Dati pa yun, mga kapatid. Pero nasa Panginoon ka na, isa ka ng bagong nilalang. Sabi mo sa atin, isang bago ka ng nilalang. Wow. New face. Amen? New face, new dress. Amen? Tandaan nyo ba yung grade 1 pa tayo, mga kapatid? Sino pa yung nakaalala ng grade 1 tayo? Grade 1? Experience? Di ba? Bago sapatos, bago short, bago t-shirt, bago bag, bago pencil. Di ba? Amoy Mongol. Amen? Mongol. Di ba? Amoy may Mongol. Di ba? Amoy Mongol yung kwarto ba? Di ba? Amoy Crayola. Crayola. Di ba, mga kapatid? Isang karanasan yun na isang bagong buhay, mga kapatid. Di ba? Na first time. Ngayon nasa Panginoon tayo, mga isang bagong buhay. Namnamin natin, mga na naririnig natin ang salita ng Panginoon na tulad ng isang bata na tayo'y nauuhaw sa kanyang mga salita. Amen. Alam niyo yung bata, si Baby Grace, di ba? Ang kanyang minimiti lagi, mga kapatid, ay dade, di ba? Gatas. Amen. Manabik din tayo, mga kapatid, tulad ng bata na nananabik sa gatas. Amen. Ito yung gatas, kundi ito yung salita ng Panginoon. Amen po ba? At ito yung proseso ng Panginoon sa buhay natin upang lalo tayong lumapit sa Kanya. Amen po ba? Bagay daw, mga kapatid, yung balik tayo sa topic natin sa John 17 na sabi nga ng Panginoon, naipahayag niya na ang kanyang salita. Napakalaga po sa buhay ng isang Kristiyano na meron kang salita ng Diyos sa iyong puso. Amen po ba? Bagamat meron tayong cellphone, ngayon may Bible, pero dito sa Saudi, no? Dati noon, pastor, di ba? Pahirapan ng Bible, inuhuli pa, nire-raid pa. Amen? Yung mga sasakyan, pero glory to God, may protection ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga lingkod. Amen? Pero ngayon, mga kapatid, may technology na. Amen? Yung cellphone, nasa Bible na. Amen po ba? At anytime, nasa Facebook pa. Ah, balik na pala. Yung Bible, nasa cellphone na pala. Amen. Meron na tayong group chat. Amen. Kung saan, group chat na nagpapahayag ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ha? Amen po ba? Salita ng Diyos ang pinapahayag, mga kapatid. Amen. Kung saan, lahat sa buhay natin, pinapagamit natin upang
ang salita ng Panginoon ay maibigay natin. Tulad ng Panginoon, sinabi niya sa kanyang ama, sa God the Father, sabi niya, naipahayag ko na, naisalita ko na ang iyong mga salita sa kanila. Amen? At sabi rito, after noon, may pahayag mga kapatid, naranasan ng Panginoon na kinapotan siya sa pagsasabi ng katotohanan. Amen po ba? Ang totoong anak ng Diyos, pag nasa katotohanan ka, kinapopotan ka. Amen po ba? Maraming tao magtataka sa iyo kapag lumalakad ka sa katotohanan. Amen? Kapag natutunan mo na sa Panginoon ang tumayo, sabihin mo sa atin mo, tumayo tayo sa pananampalataya. Subukan niyo mga kapatid, yung mga taong tested ang faith, mga kapatid. Kahit saan mo dalhin yan, magsha-shine yan. Amen? Magliliwanag yan, mga kapatid. Ang isang Kristiyano na talagang totoo sa kanyang puso, mga kapatid, kagaya na pinag-aralan natin, Titus 1:13 to 14 ba yun? 15 to 16, na they profess na kilala nila ang Diyos. Tama? That they know God. Pero sa action, yun, pero, sige, busan natin. Titus 1:15 to 16. They profess that they know God. Pinopropess nila, sinasabi nila na alam nila ang Diyos. Ngunit, sa magitan ng kanilang mga gawa ay itinatakwil nila ang pagkakilala sa Diyos. Hindi nais ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, bilang Kristiyano na kailangan nag-aalab lagi tayo. Amen po ba? Sabi mo sa akin, nag-aalab tayo. Amen? Nag-aalab ka ba sa paglilingkod, mga kapatid? Amen? Mag-aalab tayo sa paglilingkod. Tinan nyo, basahin natin yan, mga kapatid. Sa malinis ang lahat ng mga bagay malinis. That of what sa mga nangahawa at dinagsasabla ay walang anumang malinis, kundi pati kanilang pag-iisip. Ayun, sa 16 pala. Sila'y nagpapanggap na kilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila. Yun, yung term na ikinakaila. Amen? Nandun yung term mga kapatid. Sa buhay natin, minsan, sa buhay Kristiyano, lalo pag nangihina ka. Aminado ba tayo, mga kapatid? Lord, tulad ni Peter, Lord, pinagkaila kita. Di ba masakit? Sino nagkakaroon ng ano? Nagkakaroon ng conviction. Amen? Lord, nagkamali ako. Lord, nagkasala ako. Amen? Ayon ng Lord sa buhay natin na ikinakaila natin ng Panginoon. Amen? Kailangan na isang Panginoon sa buhay natin na po-profess siya, kitang-kita sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Kung nag-commit natin yung mga kapatid, mayaman ang biyaya ng habag ng Panginoon. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Humingi ng tawad, pero mga kapatid, ang paghingi ng tawad, mga kapatid, hindi yan tinatawag na repetition lang. Amen? Habang lumalapit tayo sa Panginoon, sabi mo sa kadabi mo, habang lumalapit tayo sa Panginoon, nagpapabago tayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga yung turo sa atin ng pastor, ating pastor, mga kapatid, na kung ano may nangyayari sa buhay natin, lagi natin tanungin, Lord, ano yung tinuturo mo sa buhay ko? Amen po ba? Yung nagtatanong ka, minsan hindi yung bagay na ano eh, even the bad things na nangyayari sa buhay ko, may mga unfairs, dami unfairs eh. May mga bagay na parang hindi mo masukat, agrabyado ka, or something ganun. Mga bagay na negatibo ba? Pero ito yung tanong eh, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Ito yung nagiging ugali ko na ngayon. Pag parang hindi ko maunawaan, Lord, ano po yung tinuturo mo sa akin? Pag yung mga sitwasyon na naagrabyado tayo, mga kapatid, minsan tinuturoan tayo ng Lord. Amen? Huwag tayong magiging responsive na yung reactive pala. Pero mag-response tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Balikan po natin yung ating verse, yung John 17. Na sinasabi ron na mas marami ang umibig sa kadiliman. Yung liwanag, kinapuotan. Amen po ba? Meron ako narinig dito, umatin dito sa church, blinak siya ng asawa niya. Amen? For how many naging Kristiyano ka. Amen? Bakit mo tinalikuran ng ating lumang pananampalataya? Luma kasi eh. Amen? Bakit mo tinalikuran ng ating sinilangan? Eh, hindi na tayo sinilang, buhay na tayo ngayon. Amen? Kumbaga, napakahirap na nakakilala ka sa Panginoon, kapupuotan ka, higit lalo ng mahal mo sa buhay. Amen po ba? Pero mga kapatid, tayuan niyo sa pananampalataya yan. Amen? Nangyari din po sa amin yan, personal. That time, ang tatay ko ay against sa amin. Pero ngayon, mga kapatid, nangyari, tinayuan namin, mga kapatid, sa pananampalataya sa Panginoon. Sabi ng Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Di kasama na namin siya naglilingkod. Amen po ba? Pero dati, ayun ang ayaw. Amen? Bahala ka kung maglalakad ka. Bahala ka kung uuwi pa kayo, hindi. Inahadlangan niya kami, mga kapatid. Sapagkat, nais namin makapakinig ng salita ng Panginoon. Dati siya yung talagang nagsasabi, walang kwenta yan. Wala kayong mararating sa ganyan. Walang ganyan. Walang kabuhay-buhay. Pero mga kapatid, pero pag tinayo mo pa sa pananampalataya, gagamitin ka ng Lord para hipuin siya. Amen po ba? Amen?
Ngayon, masasabi ng magulang ko sa aming magkakapatid na tama ang desisyon namin na lumapit kami sa Panginoon. Amen po ba? At plano naman talaga ng Diyos yun. Amen po ba? Tulad ni Joseph, mga kapatid, bagamat siya inapis, sino nakakalala ng Joseph the Dreamer? Amen? Sapagkat siya may panawagan sa Panginoon, sabi mo sa katabi mo, may panawagan ka sa Diyos. Pag may panawagan ka sa Diyos, mga kapatid, kahit dilidilob yung bagyo ang dumating sa buhay mo, mga kapatid, sa buhay natin, mangyayari ang panawagan ng Diyos. Amen po ba? Tulad ni Joseph, mga kapatid, may panawagan siya eh, na naginip siya. Ang sabi ng Lord, may mga tala, may mga bituin, may mga walis pa yon na naluluhod sa kanya. At nagalit ang kanyang mga kapatid na inggit. At nagalit lalo ang kanyang magulang. Amen? Sometimes, mga kapatid, sa panawagan natin sa Diyos, sa ating pagsunod sa Diyos, maraming din naniniwala. Amen? At marami pang galit. Usually, mga katrabaho natin, pamilya natin, mga nakapaligid natin. Pero mga kapatid, tingnan natin yung panawagan ng Panginoon sa buhay natin. Tayo'y anak ng Diyos. Amen mo ba? Tayo'y anak ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? At pag tinayuan natin niya, one day, mga kapatid, yung pananampa, tulad ni Joseph, siya ay tinangkang patayin, pero sabi na lang, hindi, ibenta na lang natin sa isang Egyptian. Sino may Egyptian na amo? Amo ko si Egyptian eh. Amen? Yung mga Egyptian, yan. Historical, di ba? Ay, totoo yung Biblia kasi may Egyptian eh. Amen? Amen? Totoo yung Biblia, nandun sa may ano, nandun sa may North Saudi Arabia, Northwest, Northwest pass, Northwest yung Sinai, yung Mount Sinai. Kung napanood nyo sa YouTube yun, yung Mount Sinai, nasa pamamahalaan ng Saudi yun. Na-picturean yun na yung Mount Sinai, yung ibabaw, halos sunog. Sapagkat yung time na nandun si Moses, yung nakita niya ang Panginoon, ay yung glory, yung kalatian ng Panginoon, mga kapatid, yung mga rocks nangingintim. Ibig sabihin, parang dumaan sa blast furnace siya sa mga high temp, mga kapatid. Amen? Isang patuloy. Maging yung mga Egyptian na tumawid sa dagat, yung mga chariots nila, mga breastplate. Mga kapatid, doon sa ilalim, sinisid nila. Amen? And even yung Noah's Ark, mga kapatid, nasa Turkey. Amen? Kung gusto niyo pumunta, pata tayo gusto niyo. Amen? Pinasok nila, nakita nila yung kahoy, balot na balot ng yelo, mga kapatid. Kaya isang katunayan, mga kapatid, tulad ni Joseph, nang siya pumunta ng Egypt, mga kapatid, sapagkat siya ay ibinenta. Amen? Meron ba narasang ibinenta rito? Ang sakit naman yung mga kapatid, mahal mo sa buhay, ibinenta ka. Amen? Sa magkanong halaga. Amen? Ibinenta ka. At yun, mga kapatid, naranasan din ni Jesus yun. Amen? Inalagaan niya, tinuruan niya, pero, itrinade, no? Yun. Ipinagpalit, mga kapatid. Tulad ni Joseph, mga kapatid. Pero sa kabilang bagay na yun, mga kapatid, kahit sa pagtawid niya sa Egypt, mga kapatid, nandun yung inapi pa siya ng amo niya, pinagbintangan pa siya ng asawa ni Potiphar na na-rapist siya, mga kapatid, naman naman yun. Si Joseph ay naging tapat na lingkod ng Panginoon. Maging sa kanyang Panginoon, si Potiphar. Pero dahil sa kanyang kagwapuhan, ang anak ng Diyos ay gwapo. Amen? Maganda. Amen? Walang anak na Diyos sa pangit. Amen mo ba? Sapagkat ang kalwatihan ng Panginoon ay nasa atin, mga kapatid. Kahit anong itsura natin, mga kapatid, pag nasa iyong Panginoon, nag-aaliwalas yan, mga kapatid. Amen? Gumagwapo yan. May glory. Sinasabi, tinatawag na kaningningan ng Diyos ang nakikita. Amen? Subukan niyo yung mga taong problemado. Pag nakita mo yung mukha niya, kulubot na kulubot talaga. Amen? Talagang hindi ka may encourage eh. Pero pag ang anak ng Diyos, kahit may problema, smile pa rin yan. Amen? Amen? Wala kang maririnig na negatibo. Kundi may problema pero humihingi ng kalakasan sa Diyos. Amen po ba? Naranasan din ni Joseph yung mga kapatid kung saan ay pinagbintang siya rapist. Sa sobrang gwapo niya kasi, gusto siyang tikman ng asawa ni Potiphar. Amen? Gusto siyang tinutukso siya eh. Amen? Pero tinayuan niya pa rin. Kaya napakalaga mga kapatid, tayuan natin ang pananampala. And after that, pinakulong siya. After doon, nakulong pa siya mga kapatid. Pinagpala ulit siya mga kapatid. Ang totoong likod ng Diyos at mga anak ng Panginoon mga kapatid. Saan nga talaga mapunta? Pinagpapala. Amen po ba? Taas mo nga yung mga kamay niyo, mga kapatid. Yan. Yung mga kamay na yan. Yung mga kamay na yan, mga kapatid. Instrumento ng Diyos yan para maipakita ang kalatian niya sa buhay natin. Amen po ba? Gusto niyo ba yung hawakan niyan eh, nagmumultiply? Halimbawa, isang wallet, tinawakan, naging lima. Diba? Kasi minumultiply niya eh. Ganun ang lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Everything that we have, minumultiply niya. Kasi we are blessed upon blessing. Amen? Sabi mo sa atin mo, blessed upon blessing. Amen? Pagpapalain tayo, mga kapatid, isang katotohanan yan.
Yung ikaw masiyahin ka, Kristiyano ka, dumadami kang masiyahin kasi nandun ka. Amen ba? Amen? Yung ikaw, lagi kang full of hope. Di ba? Tama ba yung pronunciation ko? Full of hope. Amen? Puno-puno ka ng pag-asa. Ikaw yung taong hindi mawawala ng pag-asa. Ikaw si, ano, si taong apelyido siguro ay pag-asa. Amen? Ang ganda siguro ng pangalan mo, no? Hope, pag-asa. Amen? Talagang kahit anong sitwasyon, mangyayari pa rin yung pag-asa mo sa Panginoon. Amen? Kaya, ang isang Kristiyano, pag tumatayo yun, mga kapatid, nagiging ilaw. Sabi mo sa atin mo, ilaw ka ng sanlibutan. Amen? Noon tayo'y napupuot sa ilaw, pero ngayon, iniibig na natin ang ilaw. Amen mo ba? At ang sabi ng Lord, ang umiibig sa ilaw ay sumusunod sa kanyang salita. Amen? Sabi ng Lord, siya yung I am the light. Sabi ng Panginoon, ako ang liwanag. Amen? Sino mang nasa liwanag, ang kadiliman ay ine-expose. Sabi mo sa atin mo, expose. Expose. Amen? Sino nga daw magpa-expose sa Panginoon? Amen? Alam niyo mga patid, pag handa kang magpa-expose sa Panginoon, ibig sabihin, patay ka na siya yung sarili. Amen? Lord, expose ko itong bagay na ito, Lord. Kahinaan ko ito, Lord. Tulungan mo ako dito. Ibig sabihin, mga kapatid, handa kang humingi ng tulong sa Panginoon. Amen? Sometimes sa buhay natin noon, ayaw natin ng tulong. Lalo na siguro yung, di ba, tao nga, di natin, nakikita natin, ayaw pa natin ng tulong eh. Lalo siguro yung Diyos, na wala kang pananampalataya. Amen? Lalo noon, yung tayo wala pa sa Panginoon, hindi nga natin nakikita yan eh. Tutulungan ba tayo ng Diyos natin? Di ba, ganun yung thinking lagi ng mga tao. Ang tao kasi, to see is to believe. Pero sabi ng Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Amen po ba? Hindi kalulugdan ng Diyos ang mga taong hindi nanampalataya sa Kanya. Amen? At ang pananampalataya, sabi ng Hebrews, Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. And right now, mga kapatid, sino po may pananampalataya ngayon? Amen. Nandito ka kasi, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen? Kung gusto mo ang iyong, sabi ng isang awitin, let faith arise. Amen? Let faith arise. Amen? I lift my hands to believe again. Gusto natin, Lord, yung faith natin tumataas. Amen? Let faith arise. Amen? At ang pananampalataya, the more ka nakikinig ng salita ng Diyos, the more na perfect ang attendance mo sa gawain, mga kapatid, ang pananampalataya mo'y nadadagdagan, nadadagdagan. Amen? Sinong gusto madadagan ang pananampalataya? Sabi mo sa atin mo, huwag kang absent sa Bible study. Amen. Sabi mo pa, ito pa, huwag kang absent sa prayer meeting. Amen. Meron pa isa, mamaya may couples fellowship. Amen. Sinong gusto? Couples fellowship. Amen. Alam niyo ba yung couples fellowship? Ito ang bunga niya, mga kapatid, kami po ni Pastora. Kuya Raymond and Ate Apple. Amen? Napakaganda po sa buhay ng bawat isa ng mag-partner ay nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen? At yung bagay na yan, natulungan kami ng couples fellowship. Naihanda ang buhay namin. Mga kapatid, hindi lang yung papunta pa lang doon, maging yung present at yung past na. May past na ba? Wala pa naman siguro. Ibig sabihin, may mga apo na. Kahit may apo na kayo, mga kapatid, may apo na rito? Uy, si Lolo. Meron din Lolo ha. Yan, may mga apo na, di ba? Hindi pa rin hadlang yan, parang hindi ka makadalo ng couples fellowship. Amen? Kailangan mo pa rin yan. Amen? Sapagkat, ang nasa Lord, tayo ay magiging mentor. Amen? Tayo ay magiging tagapagbahagi. Amen po ba? Balik tayo sa John 17. Amen po ba? Sino mong na-bless? Amen? So, balikan po natin. Gayo ka naman na hindi taga-sanlibutan. Sino niniwala na ang Panginoon ay nanggaling sa taas? Ay bumaba lamang. Amen? Patunay yan, sabi ng Philippians 2:6-8. Amen? Bagamat siya ay Diyos, sa'yo nagkatawang, hinubad niya nga eh. Siya ay bumaba, nagpakababa. Amen? Nagpakababa siya. At pinaglingkuran niya tayo. Amen po ba? Sabagat sabi ng Panginoon, bagamat siya ay ilaw, kinapotan siya. Sapagkat hindi siya taga-sanlibutan. So, ito naman sabi ng Panginoon. Ito yung magandang bagay. 2,000 years ago, ginawa ito ng Panginoon. Hanggang ngayon, ito yung iniwan niya sa atin. Sabi ng verse 15. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Sapagkat pag inalis tayo sa sanlibutan, tepok na tayo ng mga kapatid. Ibig sabihin, patay na tayo nun. Amen? Ibig sabihin, kung nakakilala ka sa Panginoon, present, nasa mundo ka pa rin. Amen? Sapagkat may katawan tao tayo eh. At sabi rito, kundi ingatan mo sila sa masama. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, walang anak ng Diyos na mapapasama. Amen mo ba?
Walang anak ng Diyos na mapapasama. Baka siniisip nyo, pag umatin ako ng gawain, mayroong ano dyan, may mga banta-banta. Stand in faith. Amen? Walang anak ng Diyos na mapapasama. Maaaring pag inuna mo ang Panginoon, may iwan mo muna yung asawa mo, may iwan mo yung anak mo. Pero next time, isama mo sila. Amen? Hindi sila mapapaano. Amen? Amen po ba? Wala po naglingkod sa Diyos na napasama ang kanyang mahal sa buhay. Amen? How about si Job? Si Job, maglingkod sa Panginoon. Na sobrang katapatan niya sa Panginoon, si Satanas ay umakit na sa langit. Oh! Si Job naman eh, kaya naman sumusunod sa iyo yan, tapat sa iyo yan, kasi pinagpapala mo. Ba't di ko, bakit, ano, hindi ko itest muna yan. Sabi niya, sige, subok mo, nang malaman mo. Sabi ng Lord Jesus ito, sige, wag mo lang siyang papatayin. Amen? Amen? Bumaba si Satanas, pinatay ka agad yung tatlong anak. Tatlo ba yung anak niya, Pas? Yung time na yun. Kasi yung pangyayaring yun, hindi, dumadating pala yung alipin na tinamaan doon ng kidlat yung anak niya, tapos yung mga hayupan. Hindi pa tapos magsalita yung isang alipin, dumating naman yung isang alipin, nagkukwento na, ganun din yung nangyari. Ganun din yung isa, mga kapatid. Ibig sabihin, talagang bumagsak siya. And then, after noon, nawalan siya ng mahal sa buhay. Ang sakit nun, mga kapatid. Nawalan siya ng mahal sa buhay. Pangalawang bagay doon, mga kapatid, binigyan pa siya ng sakit. Amen? Pigsa mula ulo hanggang paa. Ang tindi no, mga kapatid. Sino nagkapigsa? Di ba? Sa tuhod, nagkaroon ako noon. No? Grabe, nakapakahirap eh. Tuhod pa eh. Di ba? Gumagalaw pa naman. Eh. Siyempre, napakasakit, mga kapatid. Gano'n ko ba pagpigsa hanggang ulo hanggang paa? Kaya nga, ito yung pinaka, isa pang pinakamasakit eh. Kaya napakalaga yung couple. Yung couple's fellowship, mga kapatid. Na kayo mag-asawa ay isa kayo ng Espiritu sa Panginoon. Sabi na yung asawa kasi ni Job, isumpahin mo na ang Diyos mo. Ayun ang isa sa pinakamasakit. Matagal ka naglingkod sa Panginoon. Nagkaroon ka ng pananampalataya, gusto mong i-please ang Lord. And then one day, dumaan ka sa pagsubok, ang sasabihin ng partner mo sa buhay, sumpain mo na ang Diyos mong pinaglilingkuran. Napakasakit nun, mga kapatid. Imbis na dapat ang partner mo sa buhay ang mag-i-encourage sa'yo. Amen? Have faith, stand lang tayo. Di ba? Kaya nga kayo, kaya nga tayo may partner. Amen? Sino may partner na rito? Partner, asawa ha? Amen? Sino may asawa? Sino may, oh, yan. Pakita nyo yan. Kung wala pang couple ring, mura sa bata. Amen? Yan, napahal sa buhay natin mga kapatid na hindi tayo papahamak ng Panginoon. Amen? Walang anak ng Diyos na napahamak. Amen po ba? Tulad ni Job, mga kapatid, dumaan lang siya sa pagsubok. Sabi mo sa akin mo, dumadaan lang tayo sa pagsubok. Dumadaan lang. Amen? At ang pagdaan sa pagsubok, mga kapatid, diyan tayo tinuturuan ng Panginoon. Amen? Kapag hindi mo pagtagumpayan yung pagsubok na yan, uulitin minsan yan. Hanggang matutunan mo yan. At pag napaglampasan mo na yan, another level na yan. Sabi mo sa tayo, another level na tayo. Sabihin, habang tumatagal ka sa Panginoon, nagiging victorious lagi tayo, mga kapatid. Lagi tayo mananagumpay sa bawat pagsubok. Amen po ba? Kaya sabi nga rin doon, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Amen po ba? Sa 16 naman, hindi sila taga-sanlibutan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na taga-sanlibutan. Ano ba yung taga-sanlibutan, mga kapatid? Nung tayo wala sa Panginoon, alam po natin yun. Baka hindi siguro. Sabi po ng Galatians 5:19, ito yung mga gawa ng mga makasanlibutan. Amen? O sige, Galatians 5:19. Hanggang 23 na yan, mga kapatid. Hanggang verse 23 na. Galatians 5:19. Ayan. Nung tayo, sabi doon, sapagkat hindi na tayo taga-sanlibutan. Nung tayo wala sa Panginoon, mga kapatid, ito yung mga gawin natin eh. Amen? Ito yung noon tayo, sabi natin, may relihiyon tayo, may pananampalataya tayo, tayo nagsisimba, tayo lumalakad ng paluhod, tayo ay nananalangin ng paulit-ulit, tayo dumadapa, kahit anong posisyon pa yan, mga kapatid, sa pananalangin. Pero, pagdating sa bunga ng gawa, ay laglag. Amen? Amen? Ayaw ng Panginoon, nalalaglag ang bunga. Sabi mo, sayang ang bunga. Amen? Ayon ng Lord, sayang ang bunga. Sapagkat ang taong magbubunga, ay yung tanging nakakunik lamang sa puno. Amen? Kaya nga sabi ng John 15:1, I am the vine, sabi ng Lord, ako ang puno. Ang sino mang iwalay sa puno ay walang magagawa at hindi magbubunga. Amen? Kaya sabi mo sa akin, pag wala ka kay Kristo, wala kang magagawa. Wala kang bunga. Amen? Amen mo ba? Kaya balikan natin yung Galatians 5:19 to 30,
19 to 23, na kung saan, nung tayo'y makasandibutan pa, mga kapatid, ito yung ating mga ginagawa. Amen? Pero ito, mga kapatid, noon pa to. Amen, ha? Galatians 5:19. Sabi dito, now the works of the flesh are manifest, which are these, Tagalog, ang lalim eh. Yan. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito. Amen? Pakikiapid. Amen? Pakikiapid. Fornication. Orumihan. Uncleanliness. Amen? Uncleanness. Lasciviousness. Kalibugan. Yan. Kalibugan, mga kapatid. May mga, yung mga term na joke-joke. Pag mga malilibog na bagay, usapin. Present na present, buhay na buhay. Pag tumawa, talaga tawa hanggang kaysa may wow. Diba, mga kapatid? Labas na yung patihin dito, gumagano, may tawa na rin siya. Pag mga malilibog na bagay. Pero pag sumingit ka, mga kapatid, hindi na isang Panginoon. O, ito na naman si Bible man, tara na. Naranasan ko yan, mga kapatid. Pinagtatawanan ako ng mga matataas na tao. Sinasabihin ko totoo ng salita ng Diyos. Mga managers, mga supervisor. Pero pinatatawanan nila ako nun. Sabi ko, hindi ka looban ng Diyos ng bagay ito. Oh, ito naman si Bible man. Diba? Pero mga kapatid, salita ng Diyos yun eh. Amen? We will never say sorry pag salita ng Diyos. Sabi mo, huwag kang magsosorry pag salita ng Diyos. Amen? Hindi mo pwede ipag-sorry salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away, sabi ng Lord. Amen? Sipin nyo, mga kapatid, 2,000 years, sinabi ng Lord yun. Yung sinabi ng tao, yung kwento ni Rizal, after 1,000 years, hindi na kilala si Rizal, mga kapatid. Iba ng Rizal ang pangalan. Rizal, yung una, kung ano. Real na siguro. Amen? Amen? Hindi siya kilala. Pero si Jesus, 2,000 years ago, kilala ba natin siya? Oh? Kasi naranasan natin siya. Amen? Kung tinanggap mo siya sa iyong puso, mga kapatid, kilalang-kilala mo siya. Amen po ba? Sapagkat siya yung ating blessed hope. Sabihin mo, blessed hope. Siya yung ating pag-asang inaantay na sa kanya muli yung pagbabalik. Kasama tayo lahat! Amen? Amen? Kasama tayo lahat. Amen po ba? Okay, mga kapatid. Sabi dito, ano pa ba? Idolatry. Ano yung idolatry? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Dati siguro, maging literal tayo. Amen? May kung ano-anong anito, kung ano-anong itsura, may galing pa sa Bombay, Diyos-Diyosan na inuutang, Diyos-Diyosan na inulgulugang, buwan-buwan, manti, may listahan. Amen? Iba-iba yung mukha na, ano, may pusa pong mga ganon. Amen? Meron pa ako nakita ng Diyos-Diyosan sa masayo, nakasanto, kung ano-anong costume. Pasyonista na rin pala Diyos-Diyosan nila, mga kapatid. Amen? Ito yung literal. Dati na mayroon kami inaalagaan nun, maliit lang sa bahay. Amen? At nagkaroon din ako ng amo nun, dahil dati nga po, hardinero ako. Mayroon ako mga kasamaan, yung amo ng tatay ko, sa Laguna, sa Binyan. Sila yung nagpapadala ng mga, ano yung karwahe ba yung sa procession pass? Di ba yung malaki? Yung istaka nun, alam ko kung saan nakalagay, yung sa Binyan. Doon yung sa amo ng tatay ko. Alam nyo kung saan kukunin yun? Pailalim, may danjo. Doon ako nakakita ng danjo. Sabi ko, parang nabuhay ko sa 1900, ah. Pagbukas ng talagang ano, sandilim pa. Papa-plastic ang gano'n, no? Pabasok ko. Pag ganyan mo, mukha na ribulto, laki talaga. Malapas sa akin, mga kapatid. Ayun pala, yung pinoprosesyon doon sa Binyan, pag yung pang-ingrande, yung mga mayigit 100 prosesyon, oh, grabe. Ayun pala yung mga ribulto doon. And then, pag-akit ko sa bahay, first time ko umakyat, kasi yung bahay na yun, panahon pa na 1900 talaga. Mga 1880 pa siguro, 1850. Hanggang ngayon, buhay pa rin sa Binyan. Kasi malapit din yung pinasukan ni Rizal. Eh. Pagpasok ko sa ano, first floor, paglingo kong ganun, ang laki na ribulto. Ang laki talaga. Sabi ko, yung nasa simbahan kasi laki niya rito eh. Yung nakaganon. And then pagkakait ko sa first floor, mga kapatid, yung buong doon na ganyan, lahat ribulto, mga kapatid. At sabi ko, parang ano ah, ang daming inalagaan ito, generation to generation. Sabi ko, napakitindi ng idolatry meron dito sa bahay na ito. Amen. At yung taong nag-iisal doon, mga kapatid, matanda na. 90 plus pa. Wow. Ayun yung kanyang inalagaan habang buhay niya. Amen? Actually, patay na rin yung ama ng tatay ko ngayon. Yung mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Mga dinadala natin sa buhay. Noon. At hindi lang yan, mga pwedeng anting-anting paniniwala. Amen? Anting-anting. Si, ano, Nardong Putek. Amen? Yung mga mga sandong pula. Sandong pula, ano ba yun? Pinagpabaril na, buhay pa rin.
Mga tinagabay, di atakbo, buhay pa rin. Diba? Pinagbabaril. Mga anting-anting. At ang lahi namin dyan ay related sa ganyan, mga kapatid. Ang tatay ko ang nagkukwento sa amin kung paano ang lahi namin ay na-involve sa mga ganyan. Mga witchcraft, mga anting-anting. Amen? At ayaw ng Lord magkaroon tayo ng mga ganyang bagay. Pangalawang bagay, yung hindi literal. Yung mga related sa ang inside, yung mga panloob, mga kapatid. Ano yung mga Diyos-Diyosan natin, mga kapatid? Yung mas mahal, higit pa nating mahal kaysa sa Diyos. Amen? Yung asawa mo? Amen? Yung anak mo? Yung mga trabaho mo? Nagiging mas higit na siya sa Diyos? Hindi mo na priority ang Lord? Nagiging Diyos-Diyosan na rin ang tawag dyan. Amen po ba? Yung inunan mo yung labahin mo kaysa gawain ng Panginoon? Diyos-Diyosan yung labahin mo, mga kapatid. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, seek first God. Amen? Tama ba yung gano'n? Seek God first. Seek ye first God. Seek God first. Amen? Unahin natin ang Diyos. Amen? At sabi rito pa, ano pa? O yung pangkukulam, speaking. Division. Ano yung mga divisions? Divination sa atin. Pangkukulam. Ah, sorcery pala. Sorcery. Pangkukulam. Baka naman dito, may sumasangguti pa sa pangkukulam. Ano yung may pangkukulam? Totoo yun, mga patid. May nakagawa nun. Kasi yung lola ko nga magkukulam. Pero inabot na siya ng aming kamag-anak na pastor din. At binagyan na siya bago siya namatay. Amen. Na-practice ang lola ko sa nanay ko, mga kapatid. Amen. Yung time ni nanay ko, nagkaroon ng mga bakukang. At nagtataka sila yung sugat na malalaki, mga kapatid. Halos sinlaki ng platito hanggang plato, mga kapatid. Siguro isama mo na kawali tsaka kawa. Ang lalaki, mga kapatid. At sabi ng nanay ko tsaka lola ko na hindi gumagaling at paulit-ulit. Pero wala namang peklat. No, sorry, yung nakapagtakik. Tingin ako si nanay, walang peklat eh. Alam niyo mga kapatid, ginawa ng lola ko, dinala pa siya sa isang isla, tumawid. Nagsaguan, mga kapatid. At pagdating doon sa isla, umuusok-usok pa, mga kapatid. Yung may mga, ano ba, ang tawag doon, yung mga ugat-ugat na gano'n, yung puno. Anong tawag doon? Balete, imerpay, nasa ano eh, parang gano'n eh. Basta yung puno sa isla, umuusok-usok pa. Tapos pagdating sa gitna, mga kapatid, mayroong isang maliit na kubo. At mga kapatid, totoo pala yung may nagahalo. Totoo yung nanay ko nakasaksi, mga kapatid. Napakapangit ang mukha. Alam, napakapangit ang mukha. Talagang kakaiba ang mukha. Tumatawa pa habang nagahalo. Ha? Sample ng DJ. At ang ginagawa lang nila, mga kapatid, ay naresetahan lang din pala. Naresetahan din pala yung nanay ko. Hindi ko alam kung naresete eh. Ang layo, tinawid pa sila. Amen? So, ibig sabihin, talagang sumangguni sila sa mga ganun, ng mga sorcery. Amen? Or baka na-involve pa tayo sa mga, o kaya, yung nag-curse ka sa mga, papakulap kita! May mga ganun term, mga kapatid, may kapangyarihan yun. Amen? Ganyan tayo noon eh. Ano ba? Asa na? Pagtataniman. Ano yung pagtataniman? Mga pagtatalo, mga paninibugho, pagkakaalitan, ayun, pagkataniman, yung siguro, enmities, galit, pagtatanim ng galit. Alam nyo ba yung poot, yung galit, yung poot, bago naging poot yung galit muna yun eh. Galit na tumagal ng panahon, naging poot na. Alam nyo mga kapatid, verse sa mga nabasa kong ano, mga dumaan sa mga, tawag doon, exorcism, may poot sa puso. Sila yung nagiging biktima ng dinedemonize, sinasaniban. Amen? Kaya, mga kapatid, huwag tayong magagalit ha. Huwag tayong magkakaroon ng poot. Amen? Huwag kang magtatanim ng galit. Kaya ang sabi ng Lord, huwag natin pagbigyan ng kaaway. Ephesians 4.29 Never give gap to the enemy. Amen? Kung may galit ka, huwag mong palulubugay ng araw. Amen? Huwag mo nang palitawin din ng buwan. Amen? Kalimutin ka agad yung galit, mga kapatid. Amen? Sabagat ang pagkagalit mo sa araw na to, mga kapatid, kung hindi mo didisyonalisin yan, it will affect your future. Amen po ba? Marami sa buhay natin, aminado ba tayo, mga kapatid, because nagalit ka, because nanaig ang sarili mo, naapektuhan ang future mo. Amen? Maraming nabago sa sitwasyon. Amen po ba? Dahil na inagi sarili, mga kapatid. Anas ang Lord, Espiritu ng Panginoon manig sa atin. Amen po ba? Ayan yung mga bunga niya, mga kapatid. Isa-shortcut ko na yung isa. Yung, ay, hindi ba ang pananampalataya?
yung tinatawag na rebellings. Parties? Verse 20. Mga pagkakababahagi at iba ang pananampalataya. Baba po, baba. Mga kapanagilian, mga paglalasing. Yan, mga kapatid. Sino yun? Dito ka nakakilala sa Panginoon. Dito. First time. Ibig sabihin, dito ka lang nakakilala sa Panginoon. Dito ka dinala ng Panginoon. I pray, pag-uwi niyo sa Pilipinas, maging testimony kayo sa mga kaibigan ninyo. Amen? Tumayo po tayo sa pananampalataya natin, mga kapatid. Amen? Hindi yung pagdating natin sa Pilipinas, wow, Saudi, real. Amen? Hindi, mga kapatid, pagdating natin, kabanalan ng Diyos ang ipakita natin. Amen po ba? Pag inalo ka, amen? No need, mga kapatid. Amen? Bagus, yayain natin sila sa gawain ng Panginoon. Amen? Marami pa rin Kristiyano na bibiktima. Hindi po, di naman yung tikim lang. Mga kapatid, konti lang. Kaya kayong kante, nagsimula sa patikim-tikim eh. Di ba? Amen? Kaya mga kapatid, tayuan natin yan. Wala na naglalasing ng Kristiyano. Amen? Ang lasinggero Kristiyano, lasinggero sa Espiritu. Amen? Sabi ng Lord, magpakalasing tayo kung paano tayo pupunuin ng banal na Espiritu. Amen po ba? At sabi rito, mga kapatid, ay nais ang Panginoon na kalayawan, yung isang kalayawan, mga kapatid, yung tinatag na walang taros na pagsasaya. Amen? Yung walang taros na pagsasaya. Mga, minsan may mga Kristiyano pa ni-involve pa sa mga party-party na Halloween party. Halloween party, nakasadako pa, mga kapatid. Nakakalungkot, nakakita akong ganun Kristiyano. Naka-white lady, si Dracula. Boom, family pa. Habi ko, ano to, Adam's family? Boom, family pa. Habi ko, Kristiyano na sila, nakiki-involve pa sa ganun. I pray, lumaya sila. Amen. Huwag tayo ma-involve sa mga kalayawan o mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, ito yun. Ito ang nais ng Lord na magkaroon tayo ng bunga. Una, pag-ibig. Sabi mo sa katanya mo, pag-ibig. Pwede nyo yung mag-asawa, may pag-ibig, oh. May pag-ibig, mga kapatid. May pagmamahal. Pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Amen? Amen. Love is kind, love is pure, love is joy. Amen? Love is not self-centered. Amen? Ninanagili, mga kapatid. Amen? 1 Corinthians 13:11 po yan. At sabi pa rito, mga kapatid, 22 na, mga kapatid. Ito, magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu. Una, pag-ibig. Katuwaan. Amen? Katuwaan sa piling ng Panginoon. Amen? Kagandahang loob, kabutihan. Kagandahang loob, kabutihan. Pag may kagandahang loob ka sa buhay mo, mga kapatid, lahat ng gagawin mo, pang kabutihan. Amen? Kagandahang loob kasi nagsisimula sa loob yan eh. Amen? Yan ay galing sa Panginoon. At, meron kang tawag na pagtatapat. Amen? Alam niyo yung tapat, mga kapatid? Amen? Tapat. Basahin mo pabaliktad, tapat pa rin. Amen? Ibig sabihin, sa loob at labas ng church, talagang Kristiyano nga. Amen? Hindi ka tinatawag na double face o doble kara, hindi ka side A, side B. One side ka lang sa Lord. Amen? Tapat ka. Amen? Tapat ka sa ginagawa natin, mga kapatid. At ang tapat, mga kapatid, nagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Amen po ba? At meron tayong kaamuan. Yan. Amo, mga kapatid. Maamo na tayo ngayon. Sabi mo sa kanya, maamo ka na. Amen? Lahat tayo, gustong turuan ng Lord, maging maamo. Amen? Amen? At sinong gusto maging maamo para sa Lord? Amen? Yung maamo, kahit agrabyado ka na, ay buntong hininga ka na lang. Amen? Kasi gusto mong sumunod sa Panginoon eh. Lord, gusto ko Lord, magkaroon ako ng kaamuan. Amen? Galit na galit ka na, kahit ano ka na, pero nagkakaroon ka ng self-control. Kaya sabi diyan, kaamuan, pagpipigil. Amen? Sabi mo sa katabi mo, self-control. Last Tuesday, pinag-aralan natin yung self-control. Amen? Ipinaliwanag doon ni Pastor Ariel na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang isang taong walang self-control ay parang bayang wasak. Amen? Wala kang control sa buhay, wala kang self-control, mga kapatid. Kaya napakalaga pala tinatawag ng self-control sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Ito mga bagay ito, mga kapatid, ito yung gawa ng taga hindi sanlibutan, yung makalangit, may bunga ka. Yung mga taga sanlibutan, sabi mo sa katabi mo, wala na yan. Amen? Wala na yung worldly life natin. Amen? Balik po tayo sa John 17. Amen. Hindi na tayo worldly. Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo makasanlibutan. Amen. Our old self passed away na po. Amen? Patay na yung dati nating sarili. Amen? Wala na yung dating sarili. Sabihin mo, ibig sabihin, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, isa ka ng bagong nilalang. Amen? Wow, bagong nilalang. Amen? Glory to God. Amen? Dati, chubby ka, ngayon, sexy ka na.
Amen. Sexy-sexy ka na sa paglilingkod. Amen. Ay, mga kapatid, gusto niyo ng tip para sumexy kayo? Sumama kayo sa amin, lakadan. Siguro, yung kalakad ninyo, mapait kayo doon, mga kapatid. Amen. Gusto niyo ano, mag-diet? Sama kayo, mag-fasting tayo ngayon. Fasting kami ngayon eh. Amen? Sino gustong sumunod sa Panginoon? Alam niyo, mga kapatid, nang ngayon ko rin naranasan, although dati ko rin itong ginagawa, yung wala-walang kain, pero hindi lang talaga kumakain nun. Pero masarap pala yung nagpa-fasting ka, pero nanarangin ka sa Panginoon. Amen? Alam niyo, mga kapatid, huling kain namin kagabi lang eh. Amen? Although may midnight snack, pero at least... Pero yung midnight snack naman yung mga kapatid, maliit lang. At least aminado ako, mga kapatid. Pero this morning, pagising namin, mula nag-aaral ako gabi, ay tubig lang ininom ko. Amen. At ginagawa natin to, yung tinuturo nga sa atin ng pastor natin na we sacrifice for God's glory. Amen? Na bagamat gutom na gutom ka, humingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Amen? O tutusin nga, lalo sa nadadrums, walang almusal yan eh. Amen? Wala ba kalmusal, Brad? Drums? Fasting din, di ba? Magda-drums ka, mga kapatid? Ma, ano yan? Nakapagod yan, mga kapatid. Nang first time ko mag-drums dito sa church na to. Yung after maggawa, talagang ano eh. Talagang ang ano pala sa katawan. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ko ng kalakasan. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid, asan tayo? Balik tayo sa topic natin na wala na yung old self natin. Amen? Yan 17... Verse 17, mga kapatid. At pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Amen? Sabi po ng John 8:32, for you will know the truth and the truth shall set you free. Mga kapatid, sabi ko nga po naman, mga kapatid, napakasarap na ang isang tao ay lumalakad ka sa katotohanan. Amen? At kapag nasa katotohanan ang salita na pa, walang pwedeng umalipin sa'yo. Amen po ba? Walang pwedeng manligaw sa'yo. Walang pwedeng manling lang sa'yo. Kasi nasa katotohanan ka ng Panginoon. Amen po ba? At 18, kung paanong ako'y sinugo sa sanlibutan, ito ngayon mga kapatid, gusto ko i-emphasize sa bawat isa. Kung paanong ako'y sinugo sa sanlibutan, sila gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. Kung paano ang Lord ay sinugo ng Father, mga kapatid, sabi mo sa tabi mo, sinugo ka rin ng Lord. Sinugo tayo mga kapatid. Ipinadala tayo ng Panginoon. That's why mga kapatid, kung may mga taong narito mga kapatid, ginamit ka para sa buhay niya, sugo ka ng Lord para sa kanya. Amen? Sino po dito yung naimbitahan lang? Naimbitahan ka ng tao, kinonek ka dito, mga kapatid. Siyempre, lahat tayo. Kinonek tayo lahat dito. Amen? Instrumento siya ng Lord para makakilala ka sa kanya. Ginamit siya ng Lord para mapaglingkuran mo ang Diyos na buhay. Amen po ba? Sapagkat lahat tayo ay sugo ng Panginoon. Amen po ba? At nais ng Lord, lahat tayo magpagamit pa sa mas maraming kaluluwa. Amen po ba? Sino pong gusto na hanggang dito na yung first layer ng upuan? At nag-praise and worship, nandito yung mga tao. Ito na yung mukha dito, amen? Amen? Nandito yung tao, ang ganyan, punong-puno. Dati sa luma namin church. Kasi yung church natin noon, mga kapatid. Ito yung laki ng stage, mga kapatid. Hanggang dito lang po yan. Yan. Hanggang dito lang ka, hindi kasama to. Ayan lang yan, mga kapatid. Yung lapad na yan, yan lang. Nagkakasya kami dyan, 60. Nandiyan pa yung mga gamit na yan. Kaya pag nag-praise and worship yan, talagang ano. Hallelujah! Pag sumayaw yan, ganyan lang eh. Talagang ano, masikip eh. Pero glory to God, nandito tayo ngayon. Amen? Kasi nakita ng Lord mga tapat ng kanyang mga lingkod. Amen? Sipin mo, 1, 2, 3, 4, 5, times 10 halos. Amen? Kasi gustong i-bless ng Lord lahat ng mga tayo times 10. Amen? Sino gusto ng times 10 ng promotion? Eh, maglingkod tayo mga kapatid. Amen? At nais ng Lord magpagamit tayo sapagkat sinugo tayo ng Panginoon. At verse 19 mga kapatid, at dahil sa kanila pinabanal ko ang aking sarili mga kapatid. Mga kapatid, even ang Lord naging instrumento rin ang mga kanyang pinaglingkuran para maging banal din siya. Amen? Para lalo siyang bumanal. Bagamat banal na siya, para lalong bumanal. Mga kapatid, ito yung gusto kong i-emphasize. Kung magpapagamit ka sa Panginoon at sumusunod ka sa salita ng Panginoon, dito mo mararanasan kung paano ka pabanalin ng Panginoon. Amen po ba? Kasi umaabot ka eh. Nagtuturo ka. Nagpapagamit ka. Nagbibigay ng exampleship. Amen? Nagbibigay ka ng pattern. Sino po may mga anak? Ako po, wala pang anak. Diba? May mga anak, diba? Bilang mga magulang, kayo po, diba kayo dapat huwaran?
Ganun din po sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Tayo nagiging huwaran. The more ka sumusunod sa Panginoon, lalo ka nadadagdagan. Amen? Kaya pag naglilingkod sa Panginoon, walang lugi. Sabi mo sa kapatid, walang lugi. Amen? At pag ginawa mo yan, mga kapatid, sabi sa dulo, upang sila naman ay mga pagpabanal sa katotohanan. Tignan nyo, mga kapatid, kung ano ka, matatransfer ka sa iba. Sinong gusto mag-multiply? Kaya nga pinili tayo ng Panginoon eh. Tignan mo, sino dito yung dati nagtuturo ka, yung ginagawa mo, ginagawa niya na ngayon. Sino pa yung gusto, yung ganun bagay? Lalo sa Panginoon. Amen? Dati, ikaw yung taga-ayos ng upuan. Ngayon, may disciple ka na, ikaw na mag-ayos ng upuan. Kasi, pinormal ka na ng Lord eh. Amen? Pag nakakita mo yung sarili, oh, ganyan ako nagsimula. No? Glory to God. Ganyan-ganyan. Kuya Arnel. No, Kuya Arnel, di ba? Ganyan-ganyan. Glory to God. Na, kumakanta-kanta ka lang dito sa kanto. Mahihain ka pa. Hallelujah. Worship leader ka na. Amen? May backup ka na. Oh, binabackup ka na. Tapos, yung backup, may backup pa. Amen? At Ellen, backup na mga backup, no? Amen? Dati, nagluluto ka. Ayun yung mga kapatid, glory to God sa buhay nating pastor. Lahat ng ginagawa ni pastor yan. Siya na nagluluto, siya pa magsusundo, siya pa mag-word of God, siya pa siya pa maglilinis, siya pa maghahatid, pag-uwi, siya pa maghuhugas, mga kapatid. Pero, panawagan ng Diyos sa buhay natin na ipagpatuloy natin na sinimulan ng Lord sa buhay natin, pastor. Amen. Sino ang handang sumunod? Amen. Gusto ng Lord kasi matransfer kung paano tayo ginagamit, binabago ng Lord, makita sa iba. Especially sa mahal natin sa buhay at mga nakakasaman. At higit sa lahat, sa bawat magkakapatid sa Panginoon. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang salita. Amen po. Praise the Lord. Minsan pa palapakin natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Tom. Sabi mo sa katabi mo, mana-mana lang yan. Amen. Ipinapamana ng Panginoon sa atin ang bawat nais niyang ipamana sa buhay natin. Amen? Gusto ko mong basahin sa English po yung ating text. Amen? Kasi kanina ay Pilipino po yun. Ngayon ay international naman tayo. Ano po? Praise the Lord. Gusto niyo ba ma-promote? Yung kahit sino yung kausap mo ay pwede kang magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Sabi doon sa English, I have given them thy word. Amen? And the world hated them. Dinin niyo mga kapatid. Sabi ni Lord, binigay ko na yung, ipinamana ko na yung salita mo. Kasi siya ay sinugo nga. Amen? Ipinagkaloob na yung salita niya. Itinuro na sa atin, ipinamana na, mga kapatid. Amen? Kaya ngayon, ang katayuan natin, tayo ay kakamuhian ng mga taong nasa kamunduhan. Amen? Di ba dati mga kapatid, tayo po ay taga-usig din ng mga Kristiyano? Sino pong nakaranas nun? At tayo po'y taga-usig ng mga Kristiyano. Ngayon, mga kapatid, minana rin natin yon. Amen? Kung paano natin ngayon na mana ang salita ng Diyos at naging anak tayo ng Diyos, tayo ngayon yung uusigin ng mga wala sa salita ng Diyos. Amen? Kaya no wonder, mga kapatid, marami po tayong kaaway. Amen? At no wonder din, mga kapatid, kalabang ka ng mundo. Amen? Sabi ng James chapter 4 verse 4, kung kaibigan mo ang mundo, kung nandoon ka sa kamunduan, amen, kalaban mo ang Diyos. Kung babalitarin mo yan, mga kapatid, kung kakampi mo ang Diyos, kalaban ka ng kamunduan. Amen? Kaya no wonder, mga kapatid, kung ikaw ay nagpapabanal, amen, lumalakad ka sa katwiran ng Panginoon, maraming uusig sa iyo. Amen? Maraming babatiko sa iyo. Amen? Maraming aaway sa iyo. Bakit, mga kapatid? Yung mga dati mong kaibigan na kasama sa kabunduhan ay iniwanan mo na sila doon sa mga gawiin nila. Amen? Kaya ngayon, iba ka na. Ngayon, mga kapatid, nararanasan po natin yung marami silang sasabihin again sa atin sapagkat hindi na natin sila kasama doon sa kabunduhan. Kaya no wonder, mga kapatid, marami po tayong magiging kaaway o aaway sa atin. Amen, babatikos sa atin sapagkat nais ang Panginoon na tayo lumakad sa kanyang katwiran. Amen? Kaya, kung sino man mga kapatid, dati po tayo na nandoon tayo sa kamunduhan, amen, alam po natin yung ginawa natin noon. Amen? Alam din natin yung kalagayan natin noon. Di ba? Kung mayroon tayo nakikitang tao
na nagpapakabanal, sumusunod sa Panginoon, ayaw natin. Amen? Sinasabihan pa natin kung minsan ay baka lumagpas ka sa langit. Amen? At ito po yung nais ng Lord sa buhay. Sabi doon sa ating text, mga kapatid, may gusto ko po akong point out doon. Sabi doon, because they are not of the world, even as I am not of the world. Amen? So simula nung ipinagkalob ng Lord ang salita niya, simula nung ipinamana ng Lord ang kanyang salita, at siya po yung salita, mga kapatid. Amen? Kaya nung tayo po ay naging Kristiyano, anak ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay hindi na taga dito. Amen? Hindi na tayo taga dito. Hindi na tayo taga sa sanlibutan. Amen? Taga langit na tayo, mga kapatid. Sabi ng Philippians 3:20, ang ating citizenship ay doon sa langit, hindi dito. Amen? Kaya no wonder na naman, mga kapatid, na marami pong babati ko sa iyo, sapagkat ang ginagalawan mo ay dinala mo yung langit dito sa lupa. Amen? Nakikita sa iyo kung ano yung nangyayari doon sa langit. Amen? Diba sabi doon sa Matthew 6, verse 10? Amen? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Amen? Mangyari nawa, O Lord, ang mga bagay dyan sa langit, dito sa lupa. Amen? Kaya kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nakikita nila yung langit. Amen? Kaya makikita mo, mga kapatid, marami pong napapaso sa atin. Amen? Pagkakita ka pa lamang, may ginagawa silang kamunduhan, humihinto sila sa kamang ginagawa. Amen? Nagkikintuan sila ng mga corny-corny jokes, mga green jokes, mga kapatid. Amen? Mga kalukuhan. Pag dumaan ka o kaya masilayan ka nila na parating na, humihinto sila sa kanilang mga sinasabi o pinagkikintuan. Bakit? Kasi nga, dala mo yung nandoon sa langit. Amen? Nakikita sa iyo yung kabanalan ng Diyos. Amen? So glory to God, mga ito po yung hangarin ng Lord na tayo po ay maging ilaw. Amen? Amen? Sabi ng Matthew 5:16, ay iliwanag natin ang ating mga ilaw. Amen? Sapagkat tayo po yung gagawin ng Lord na ilaw dito sa sanlibutan upang sila po ay matauhan, sila po ay magising sa katotohanan, mga kapatid. Amen? Doon sa ating text, sa John 17, makikita po natin kung paano sinabi, I pray not that thou should take them from the world, but that thou should keep them from the evil one. Tingnan niyo, mga kapatid. Amen? Hindi aayaan ng Lord na alisin tayo rito, otherwise, mga kapatid, sino po ang magiging ilaw sa salibutan ito? Amen? But then, ang dalangin, mga kapatid, ng bawat isa sa atin ay mapuspos tayo ng banal na Espiritu at tayo po ay tumayo sa ating pananampalataya. Amen? Upang sa ganun, mga kapatid, mayroon po magpapakilala sa ating Panginoong Jesus. Mayroon po magbabahagi. Amen? Marami pong bagay sa buhay natin. Marahil ay may amo tayo. Sino po may amo? Amen? May mga managers, may mga employer. Amen? Marami ka siguro masasabi doon sa employer mo o amo mo. Di ba? Mga negative na bagay. Di ba? Ano bang mga negative na bagay sa kanya? Sumisigaw siya sa atin? Ano pa? Hindi nabibigyan ng bonus? Hindi nabibigyan ng increase? Amen? Nagkakaltas ng sweldo? Ano pa? Madamot? Ano pa? Ang daming inuutos. Amen? Kung minsan dumarating tayo, mga kapatid, nag-iisip tayo na masama sa kanya. Pero ang sabi ng Lord, ipanalangin mo na siya makakilala. Amen? Ipanalangin mo na siya baguhin ng Panginoon upang sa ganun, mga kapatid, magiging kasama natin para magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen? Huwag mong ipanalangin na siya po ay madisgrasya, siya po ay mamatay na, siya po ay umuwi na lang sa kanilang lugar. Amen? Ipanalangin mo, mga kapatid. Sabi ng Lord, bless them who curse you. Amen? Patuloy mo sila ng tinapay, hindi bato, mga kapatid. Amen? Tayo po'y tinuturuan ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay mabuhay sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kaya nga, this year, mga kapatid, ito po yung ating team, Extravagant Love. Amen? How do you connect people? How do you win people, mga kapatid? Amen? Kung wala kang tiyaga, wala kang pag-ibig. Amen? So, kailangan po ito, mga kapatid. So, otherwise, mga kapatid, ang buhay natin ay parang ganun pa rin. Amen? Nais ng Panginoon na makita po sa atin yung pagbabago.
Noon yun, dati tayong ganun, mga kapatid. Pero ngayon, makikita nila, mga kapatid. Kaya, makikita mo, mga kapatid, bilang tayo isang Kristiyano, kung nakikita na sa'yo yung bunga, isang palatandaan, mga kapatid, kinakalaban ka ng kamunduhan. Amen? Marami silang ginagawang, ano, mga, sabihin natin, nagpapabrigit sila ng kwento patungkol sa'yo. Amen? So, binabatikos ka nila, meaning to say, mga kapatid, nakikita nila yung ilaw sa'yo. Amen? Pero mga kapatid, mayroon din mga batikos na kung saan ay ikaw ay gumawa ng masama. Amen? Pero mga kapatid, hindi na po tayo ganun. Amen? Wala na po yung kamunduhan sa buhay natin. Bagamat kuminsan sumasablay tayo, pero nandyan po yung biyaya ng Panginoon para lumapit tayo sa Kanya at humingi ng tawad at hindi na gawin muli. Amen? So nais ng Panginoon mga kapatid, lahat po tayo ay maging anak ng Diyos, lumalakad sa ilaw. Amen? Sa liwanag. Upang sa ganun mga kapatid ay makapag-win over tayo ng mga kaluluwa. Amen? Makikita po sa atin yung bunga ng Banal na Espiritu na nabanggit kanina. Amen? Yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, kahinahunan, kapaitan, kabutihan, pananampalataya, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Amen? So lahat ng ito mga kapatid ay magmamanifest sa buhay natin, makikita sa buhay natin kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Amen? Kaya nga, manahin po natin kung anong nasa Panginoon. Amen? Kung anong mayroon siya ay pinamana sa atin mga kapatid, kung susunod ka, makikita mo yung bunga ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Tayo po tumayo mga kapatid. At kung titignan po natin, sabi doon sa verse 7, sanctify them in the church. Thy word is truth. Amen? Sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 5, we are being sanctified by the word of God and prayer. Amen? That is why when our God is holy, His people become holy. Amen? Ito po yung pangako ng Panginoon sa buhay natin. Na tayo po mga kapatid ay mabuhay na may kabanalan. Kung papaano ang Panginoon ay nagpamana sa buhay natin, lahat yan, mga kapatid, kung bakit siya nagkatawan tao, mga kapatid, ipinamana niya sa atin, siya po ay sinugo sapagkat siya po ay nagkatawan tao sa pamamagitan ng Jesus Kristo, we become commissioner. Amen? The mission of the Lord is to be an example to the whole world and to save us from our sins. That is the mission of God. And now, we become the inheritance. We become commissioner. Amen? That is why Jesus commissioned us to go yet therefore and make disciples to all nations. Amen? And baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey God. And the promise of God, I am with you wherever you go. When God says, I am holy, my people will also be holy. Whoever received Jesus, received the holiness of Jesus. Amen. Who wants to be holy? Who wants to obey Jesus in his life? Come on, let's worship Jesus. Let's worship God right now. Holy are you, Lord. The whole world is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and lift your face, shine on us, and the world will know you'll be. Come on, let's raise our hands and worship the Lord. Shout your praise, beautiful is our God, the universe will sing. Hallelujah.
You are King among all the heavens. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah. You are King of the heavens. All the people of God, shout for joy, shout for praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah. You are King. Come on, one more time. All the people of God, will sing hallelujah. To you are King. Heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah. To you are King. Your people, Lord, shout praise to your holy name. Hallelujah. To you are King. Hallelujah. To you are King. Hallelujah. To you. You obey your Father.
that holiness, O God, will also be upon us. Truly, Lord, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam mo kung paano kami, Panginoon, na buhay na may kabunduhan. Na buhay, Panginoon, na kinalaban ka. Pero bagamat kinalaban ka namin, Panginoon, dahil nabuhay kami sa kamunduhan noon, inabot mo kami na yung pag-ibig. Nagkatawang tao ka, Panginoon, upang abutin kami. Para sabihin sa amin, O God, na mahal mo kami. Na kahit, Panginoon, O God, kinalaban ka namin, O God, itinuruin mo kami, Panginoon, O God, na kaibigan mo, na anak mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil ikay ng katawang tao at inaako, Panginoon, ang lahat ng kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng kamatayan mo sa krus. Salamat, Panginoon, sa pagpapakilala mo, Panginoon, na hindi ka nagtanim ng galit sa buhay namin. Bagkus, Lord, sinuklian mo, Panginoon, ang pag-ibig. At kami, Panginoon, ugay, ay nabuksan sa katotohanan. Nagising, Panginoon, at nagbalik loob sa iyo. Lord, ito, Panginoon, O God, ang nais mo, Panginoon, kung paano, Panginoon, O God, ikaw ay sinugo, Panginoon, sa mundong ito. Isinugo mo rin kami, Panginoon, para gawin ang ginawa mo, Panginoon. At ito'y magpapatuloy, Panginoon, kung kami magpapatuloy. At hindi ito hihinto, Panginoon, from generation to generation, Panginoon, sapagkat, Lord, hinirang mo ang bawat isa, Panginoon, God. At lalo mong pinagpapala, Panginoon, ang lahat na sumusunod sa upang ipatuloy, Panginoon, ang sinimulan mo dito sa mundo, Panginoon. That, Lord, we become a commissioner, Panginoon, sa iyong great commission, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa luwalhin to. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa kapuspusan ng banal mong Espiritu, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, na siyang patuloy, Panginoon, na siyang kumikilos sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na ginawa mo sa buhay namin. Patuloy po, Panginoon, O God, na ikaw ay mapurihan, ikaw ay masamba, maluwalhati, Panginoon, ang iyong mga buhay. Lord, ayaw mo, Panginoon, O God, patuloy mong baguhin ang iyong mga puso. Patuloy mo kaming puspusin, Panginoon, ng banal mong salita. Patuloy mo kaming empower, Panginoon, ng banal mong Espiritu. Upang kami, Panginoon, ay lalong gamit, Panginoon, na humakay, mag-imbite, mag-connect, Panginoon, at i-win over, Panginoon, ang bawat kaluluwa, Panginoon, iyahain mo sa buhay namin. Upang, Lord, ikaw ay matuwa, magalak, masiyahan, sapagkat, Lord, ito yung nais mo sa buhay namin, Panginoon. Yung gumagawa kami ng kalooban mo, upang kami, Panginoon, O God, ay maging kagalakan mo, Panginoon. At Lord, damang-dama po namin, Panginoon, O God, ang kagalakan mo sapagkat, Lord, habang kami gumagawa ng kalooban mo, lumalakas kami, Panginoon. Bagamat pagod, Panginoon, dahil sa buong linggo ay nagtrabaho, Panginoon, maraming ginawa, ngunit salamat, Panginoon. Sinusustain mo, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, upang, Lord, maging baon na naman namin, Panginoon, sa buong linggo. Salamat po, Diyos, sa bawat tumanggap na iyong salita. Dahil, Lord, ang kanilang pagtanggap sa salita mo, Panginoon, ay tinanggap kanila sapagkat kayo ang salita. Dumating ang salita mo, Panginoon, pero hindi nakilala na sa libutan. Pero, Lord, salamat dahil bago ka dumating sa mundong ito, Panginoon. Batid mo na, Panginoon, kung sino, Panginoon, yung mga tupa mo. At Lord, kami, Panginoon, O God, na narito, Panginoon, ang mga hinirang mo.
Pinamana mo, Panginoon, ang salita mo sa amin. O kapang kami, Panginoon, na isugo mo, Panginoon, sa salibutan ito. Upang sila, Panginoon, O God, ay dalhin sa iyong paanan. At sama-sama kami, Panginoon, na magpupuri, sasamba, magpapasalamat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Let your face shine on us more and more, O Lord Jesus, O God. Hallelujah. Let your face shine on us, and the world will know you lead. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will say, hallelujah. You are King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing, hallelujah. You are King. All the heavens shout your praise. God, the universe will sing hallelujah to your King. Come on, one more time, all the people of God. The heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to your King. Salamat, Panginoon. Salamat sa bagong araw. Salamat sa bagong pag-asa. Salamat, Panginoon, sa bagong task na binigay mo sa amin. Na kami sinugo mo, Panginoon. Mangyari po, Panginoon, na kami po, O God, ay maging karapat-dapat. Kung paano mo kami pinagkatiwalaan, Panginoon, para ipamana yung salita. At isugo mo kami, Panginoon, sa libutan ito. Mangyari, Panginoon, na magampanan namin na may katapatan. Ayaw mo, Panginoon, O God, na patuloy mong puspusin ang bawat sa amin ang banal mong Espiritu. Upang lalo kami, Panginoon, O God, na maging epektibo. Lord, magampanan po namin, Panginoon, ang pagkakatawag mo at pagkakahirang mo sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa makapangyarihan mong salita na aming pong tinanggap sa aming buhay. Una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil pinago mo ang buhay namin. Salamat, Panginoon, tinuruan mo kami, Panginoon, na hindi ka lamang namin, Panginoon, pinagbuksan sa buhay namin, kundi, Lord, pinatuloy ka namin sa buhay namin. Sapagkat, Lord, nararanasan ka namin, Panginoon, isang patunay, Panginoon, na ikaw ay pumasok sa buhay namin. Ikaw ang naghahari sa buhay namin, Panginoon. At patuloy ka, Panginoon, nakikilos sa amin. At Lord, patuloy mo kami, Panginoon, O God, na gagamitin para hanapin, Panginoon, ang mga nawawala mong anak. Ayaw mo, O Diyos, sa pinagkaloob mo, Panginoon, O God, na gagawin namin ay magampanan namin ang masumunod, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil sa napakaraming tao, Panginoon, billions of people around the world, pinili mo kami, Panginoon, kahit nabibilang sa aming mga daliri, Panginoon, nabibilang, Panginoon, sa mga numerong ito. Isang napakalaking pribilehyo, Panginoon, O God,
na Lord, kami piliin mo at iatang sa buhay namin ang sinimulan mo, Panginoon, sa mundong ito. Salamat, Lord. The more kami sumusunod, the more kami, Panginoon, naglilingkod sa iyo, O God. Tunay nga, O God, may kagalakan ang paglilingkod. Tunay nga, Panginoon, may kapayapaan. Kahit, Lord, may mga bagyo, may mga lindol, may mga problema, pagsubok sa buhay. Pero, Lord, pag nanaig ang pananampalataya namin sa iyo, may kagalakan at kapayapaan sa aming puso. Salamat, Panginoon, O God, sa iyong pangako sa buhay namin. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na kumikilos sa amin. Hindi mo inayan, Panginoon, O God, na kayo maagaw muli ng kalaban. Dahil nais mo, Panginoon, na may karoon ng kapuruhan ang ginawa mo sa krus. At makita sa buhay namin, Panginoon, O God, na Lord, nagpapasalamat kami dahil buhay ang aming Panginoon na pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon, dahil minulat mo kami sa katotohanan. Ginising mo kami, Panginoon, sa aming pagkakatulog ng mahabang panahon. At ngayon, Panginoon, sa iyong pagkising sa buhay namin, hindi lamang, Panginoon, bagong buhay ang pinagkaloob mo, Panginoon, kundi, Lord, pinagkatiwalaan mo ang buhay ng bawat isa sa amin upang, Lord, gampanan ang sinimulan mo, Panginoon, dito sa mundo. Lord, salamat sa napakalaking pribilehyo na yan sa buhay namin. Ayaw mo, O Diyos, na gampanan namin yung part namin na kami magpakapuspos sa iyong salita at banal mong espiritu upang magampanan namin, Panginoon, ang pagkakatawag mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi kami mga Lord, batid niyo, Panginoon, ang kalagayan namin sa aming buhay. Pero Lord, hindi ka nakatingin doon sa aming kalagayan. Hindi ka nakatingin sa aming mga itsura o anuman, Panginoon. Kundi Lord, nakatuon ka lamang sa aming mga puso. Isang pusong nagpabago sa iyo, Panginoon. Isang puso, Panginoon, na hinanda mo para sumunod sa iyo. Isang puso, Panginoon, O God, na handa lagi, Panginoon, na maglingkod sa iyo at sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ginagamit mo ang bawat isa po pang maging kalakasan namin, Panginoon, magpatuloy kami, O God. At Lord, hanapin pa namin, Panginoon, yung maraming kaluluwa, maraming anak mo, Panginoon, nawawala. Ayaw mo, Panginoon, O God, na hindi lilipas ang araw, Panginoon, O God, na hindi kami naghanap, na hindi kami nagpagamit sa iyo, Panginoon. Lord, ito yung hangarin mo, Panginoon. At the end of the day, that we will say, O God, and you will tell us, O Lord Jesus, well done, my good and faithful servant. Salamat po, Panginoon. At the closing of the day, Lord, we could say, we have done our part. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil, Lord, nagamit mo kami. At binigyan mo kami ng kakayahan para magpagamit, Panginoon. Lord, anuman, Panginoon, ang ginawa ng aming mga kamay. Lord, ang mga kamay na yan ay pagpapalain mo, Panginoon, sapagkat, Lord, gumawa yan para sa iyong kaluguran. Dahil, Lord, ikaw ang lahat sa amin. Ikaw, Panginoon, O God, ang nagpabago sa buhay namin. Binago mo kami. Ikaw ang dahilan kung bakit, Lord, narito kami. Ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay kami. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nagpupuri sa iyo. Kami ang dahilan, Panginoon, kung bakit, Lord,
nagpapagamit kami. Kung bakit kami nag- Dahil sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon o God, ang totoong anak mo, ni kailanman, Panginoon, ay hindi nagsasawang paglingkuran ka. At Lord, pag nakita mo, Panginoon, yung hindi namin pagsasawa, makikita rin namin, Panginoon, na hindi ka nagsasawa, Panginoon, para pagpalain ang bawat isa sa amin. Lord, batid nyo ang kalagayan namin. Batid nyo ang laman ng aming mga puso. Batid nyo ang aming mga sitwasyon. Batid nyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, sa pribilehyong ito. Lord, gamitin mo ako, Panginoon, para ipanalangin sila, Panginoon. Lord, nakikita niyo, Panginoon, ang kanilang mga kalagayan. Ang ilan dito, mga parang ayaw na mabuhay. Lord, right this time. Right this time, Lord, binigyan mo sila ng bagong pag-asa. Na Lord, sa umagang ito, Panginoon, oh God, ipinabatid mo, Panginoon, na kung ikaw ay nabubuhay sa kanila, ang bawat araw, Panginoon, ay punong-puno ng pag-asa. Lord, may mga tao, Panginoon, may mga sakit. Sa oras na ito, Panginoon, kung paano namin tinanggap ang iyong salita, mapagpalang salita, ang salita, Panginoon, oh God, na Lord, nagpapagaling ng mga sakit, nagpapalakas. Sa oras na ito, Panginoon, lumakas ang mga manghihina. Lord, dumaling ang mga may sakit. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Lord, yung mga, may mga iba dito, Panginoon, para nawawala sa kanila, Panginoon, O God, yung pag-asa sa kanilang mga pangarap sa buhay. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ipinarating mo sa kanila, Panginoon, na ang kanilang pangarap sa buhay ay mismong ikaw ay paglingkuran at sumunod sa iyo, Panginoon. At Lord, pag ito ang Panginoon God, lahat ng pangarap nila, Panginoon God, Lord, makakaroon nila sapagkat ikaw ay inuna nila, Panginoon. Salamat din, Panginoon. May nananalangin dito, Panginoon, kung sino ang kanilang magiging partner sa buhay. Lord, kapatid mo, right this time, Panginoon, ang sumunod sa iyo. Ang sumunod sa iyo, Panginoon, bubuksan mo, ugat, ang plano mo sa buhay nila. At ipapakita mo, Panginoon, ang kanilang magiging partner sa buhay. Lord, salamat sa aking mga kapatid na narito. Salamat dahil nagtiwala sila sa iyo, Panginoon. Nilagak nila ang bawat alalahanin nila, ang bawat problema nila, ang bawat suliranin, ang bawat kahilingan nila, Panginoon. At nilagak nila sa oras nito sapagkat, Lord, naniniwala sila, Panginoon. Ikaw ay narito sa aming kalagitnaan, O God. Sinabi mo, Panginoon, sa Matthew 18:20, kung dalawa o tatlo ay nagkatipon-tipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa aming kalagitnaan. And Lord, we acknowledge thy presence, O God. Where are you, O God, sa buhay namin? Kung nasaan ka, Panginoon, sa buhay namin? Naroon ang kapayapaan. Naroon ang iyong pagtugon, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw ay Diyos na nakakapatid. Bago kami lumapit sa iyo, ay alam mo na, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Nais mo, Panginoon, O God, na ma-acknowledge ka namin sa buhay namin. And the more, Panginoon, na sinasabi namin, Lord, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw, Panginoon, ang aking buhay. Ang bawat isa, Panginoon, ay nakakaranas ng bawat pangako mo, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Salamat sa iyong pagmamana, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang bawat dumulog sa iyo. Ang bawat nagtiwala sa iyo, Panginoon, na sa pamamagitan, Panginoon, ng panalangin na ito, ay mayroong kasagutan, may katugunan ka, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, inaangkin namin, Panginoon, na binuksan mo ang kalangitan at ikaw ay nakinig sa amin. At Lord, you have stretched thy arm, Panginoon, para kami, Panginoon God, ay hipuin, tapikin ang paghipo ng Panginoon sa buhay natin ay pagpapala sa atin. Lord, ipuin mo ang may mga kasakitan. Ipuin mo yung mga nanlalamig. Ipuin mo po yung mga kapatid, mga Lord, yung mga nanghihina. Dahil Lord, sa iyong isang hipo mo lamang, Panginoon, sila'y gagaling, sila'y lalakas, Panginoon. Eh Lord, sa oras na ito, Panginoon, inaangkin namin, O God, ang kalakasan, taglay, Panginoon, na galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa araw na ito sa buhay namin. Hindi po nasayang, Panginoon. Lord, sa oras na ito, sa napakalaking pribilehyo na ibalik namin sa iyo, O God, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pasasalamat, pagdakila, pagsamba, sa tangi at natatanging pangalan mo lamang at ang lahat na tumanggap ng pagpapala ng Panginoon ay magsasabi na. Amen.